Magandang gabi sa inyong lahat. Meron ba kayo mga bagay na pag-aari at may tuturing ninyo na may sentimental value? Iba-iba ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagpapahalaga ng mga tao sa mga bagay na meron sila. Maring ito ay galing sa kaibigan, kapamilya o di naman kaya ay sa taong tinatangi. Maari ring kalakip ng bagay na yon ang isang alaala o pangako na pinangahawakan ng isang tao. Pakinggan natin ang storyang tampok sa araw na ito na naglalaman ng kababalaghan at kalungkutan. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Narito po ako at nagsulat ng liham sa inyo upang isalaysay ang isang pangyayaring nagdulot sa akin ng kilabot at kaba. Karanasang nagturo sa akin na totoong nangyari ang mga bagay na akala natin ay hindi pala totoo. Oo nga po pala, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Nadia, 23 years old at nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang department store. Laki po ako sa isang mahirap na pamilya, Papa Dudut. High school graduate lamang ang natapos ko dahil hindi na ako kayang pag-aralin ang mga magulang ko sa college. Si Mama ay namasukan sa isang mayamang pamilya bilang tagabantay ng bata at paminsan-minsan ay naglalaba at nagluluto din. Si Papa naman ay namamasada sa tricycle na binaboundary niya. Pagkatapos ko ng high school ay namasukan din ako sa bahay na pinangangamuhan ni Mama ng mga ilangan ito ng panibagong tauhan. Ang trabaho ko naman noon, Papa Dudut, ay tagapaghugas ng plato at minsan ay tinutulungan ko si Mama sa paglalaba. 16 years old ako natapos ng high school, Papa Dudut. Minor de edad kung tutuusin at labag sa batas ang pagtatrabaho ko sa murang edad. Pero gaya ng sabi ko ay dala ng hirap ng buhay ay kailangan ko silang tulungan. Nang mag-18 ako ay nagsimula akong maghanap ng mga trabaho sa iba't ibang mga kumpanya. Naging mailap sa akin ang trabaho, Papa Dudut, dahil na rin sa aking educational background. Gayon man ay natanggap ako bilang isang crew sa isang fast food chain. 6 months lang din ang tinagal ko doon at naghanap rin ulit ako ng panibagong trabaho. Hanggang sa doon na nga ako nag-apply bilang isang cashier nang minsang yayain ako ng kaibigan kong si Cherry. Uy bes, hiring daw doon sa may bagong bukas na supermarket ah. Minsang sabi niya sa akin nang magkita kami sa tindahan. Uy talaga ba? Tara apply tayo, hanggang kailan daw ang hiring? Tugon ko naman. Hindi ko alam eh, pero sa tingin ko ay marami ang kailangan nila dahil bagong bukas, sagot ni Cherry. O eh, kailan tayo pupunta dun? Muli kong tanong. Bukas na bukas, gusto mo? May resume ka na ba? Hala, wala. Bio data lang ang meron ako. Ano, bio data lang? Hindi na yun uso bes. Hay nako. Gulat pa na sabi nito. Hindi ko alam papaano gumawa ng resume eh. Pag-amin ko naman. O sige, gagawan kita. Sumama ka sa akin mamaya sa computer shop. May 2x2 picture ka naman siguro, no? Muli niyang tanong. Oo, meron pa. Sagot ko. Hindi pa naman expired yung mga requirements mo. Hindi pa, kumuha ko ng mga yon kailan lang. Kasi nga nang mag-endo ako sa fast food, naglakad agad ako ng mga requirements para makapag-apply ulit, paliwanag ko pa. O siya, o sige, ganito mamayang 3 PM ay sumama ka sa akin. Pupunta tayo ng computer shop para gumawa ng resume. Gagawa na rin ako ng bago kong resume. O sige na, kita na lang tayo ulit mamaya. Sige Cherry, salamat ha. Pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na kami ng uwi. Papa Dudut, napakaswerte ko na naging kaibigan ko si Cherry dahil sobra siyang maalalahanin at matulungin. Sa katunayan nga niyan, kaya ako nakapasok bilang isang crew sa fast food chain ay dahil sa kanya. Isa lang kasi ang kailangan noong mga panahong yon, pero dalawa kaming nag-apply at parehas din kaming nakapasa sa exam. Pati na sa interview, pero mas may edge si Cherry, Papa Dudut.
dahil na rin sa kahit papaano ay nakatungtong siya ng second year college. Kumpara sa akin na high school graduate lang. Natigil siya dahil kinapos sila sa pera nang biglang magkasakit ng tatay niya. Nasaid lahat ng ipon nila kaya't nagpa siya siyang tumigil muna sa pag-aaral. Pero ang sabi niya ay mas kailangan ko ito at ng pamilya ko. Kaya naman ginive up niya ang opportunity na yon at sa kabutihang palad ay iminigay sa akin ang trabaho. Alas tres ng hapon nang magkita kami ni Cherry sa computer shop na hindi kalayuan sa parehas naming bahay. Agad kami pumasok sa loob noon at nagrenta na ng computer para makagawa ng resume. Nang sumapit naman ang gabi ay inasikaso ko ang mga requirements ko para kinabukasan ay handa na ako kapag pumunta na kami sa bagong bukas sa supermarket. 8 a.m. kami umalis ni Cherry at halos wala pang isang oras nang makarating kami sa supermarket. Agad naman kaming pinapasok ng guard nang sabihin naming mag-a-apply kami. Saglit kaming naghintay sa labas ng office ng HR na naroon na rin sa mismong supermarket. At ilang minuto pa ay nag-exam na rin kami, Papa Dudut. Isang araw lang ang naging proseso ng pag-a-apply namin at kinabukasan din ay nakatanggap kami ng tawag kung saan ay pinababalik kami. Swerte nga't dalawa kami ni Cherry na nakapasok. Thank God nakapasok na tayo this time, sabi pa ni Cherry. Halata sa mukha niya ang saya habang naglalakad papunta sa supermarket. Kaya nga eh. Kasi kung hindi ay magigilty na talaga ako dahil nung una ay pinaubayan mo sa akin ang posisyon na dapat ay sa'yo, ang sabi ko pa. Ano ka ba para sa'yo yun? Kasi isipin mo ha, kahit na nagpaubaya ako sa'yo noon, kung hindi ka gusto ng manager na tanggapin ay hindi ka matatanggap. E nakapasok ka. Ang ibig sabihin ay nakalaan talaga sa'yo yun. Sa bagay, naitugon ko. Papa Dudut, nang makarating kami doon ay nakilala namin si Ma'am Lisi. Siya ang head ng mga cashier at itinuro niya sa amin ang mga dapat gawin bilang mga baguhan. Lumipas ang ilang araw matapos makumpleto ang requirements ay nakapagsimula na rin kami ni Cherry. Magkatabi lamang ang pwesto ng counter namin kaya hindi nakakabagot dahil nagkakaroon pa rin kami ng oras para magkakwentuhan kapag walang customer na nagbabayad. Nagtagal kami sa supermarket na pinagtatrabahuhan namin at hanggang ngayon ay nandito pa rin kami. Hanggang sa isang gabi nang lumabas kami ng aming trabaho ay napansin ko ang isang second hand store. May ganito pala rito? Tanong ko. At saka'y ginala ang tingin sa store. Oo nga no, baka bagong bukas. Ang sabi ni Cherry na kagaya ko ay sinisipat din ng tingin ng store. Baka nga bagong bukas. Matagal na rin kasi tayong hindi nakakapamasyal banda rito. Kaya hindi na natin alam ang mga store na nandito. Pasok tayo? Anyaya pa ni Cherry. Bukas na lang siguro, pagod na ako. Tanggi ko. Sabagay ako rin eh. Pag-amin naman ni Cherry. Umuwi ako ng bahay dala ang matamis ng ngiti dahil sa wakas ay may trabaho na muli ako, Papa Dudut. Kinabukasan bago umuwi galing sa trabaho ay nagpa siya kami ni Cherry na pasukin ang second hand store. Agad na sumalubong sa amin noon ang isang matandang lalaki at nagpamalas ito ng matamis na ngiti. Malapit na ako magsara mga ining, ang sabi nito. Ganun po ba? Sige po, magtitingin-tingin lang sana kami, ang sabi pa ni Cherry. Kung gusto ninyo ay bumalik na lamang kayo bukas ng umaga o kaya ay tanghali. Sad pa ng matanda. O sige po, salamat po tay. May galang na sabi ko. Bago pa man kami makalabas ng store na yon ay napansin ko ang isang rack na puno ng iba't ibang figurine. Tatandaan ko pa yung pagkahilig ko sa figurine lalong-lalo na nung elementary. Dahil madalas noon tuwing exchange gifts ay figurine ang natatanggap ko. Ang ilangang nairegalo sa akin ay nakadisplay pa rin sa bahay. Oh, ano yun? Nagtatakang tanong ni Cherry nang bigla akong huminto upang pag-ukulan ng pansin ang mga nakadisplay na figurines. Wala, sagot ko. Sunod na niya ang direksyon na tinitingnan ko at nalaman niya kung saan ako nakatitig, Papa Dudut. Oh, may mga figurines pala dito. Hindi ba mahilig ka ron?
ang sabi niya. Alam niya kasing mahilig ako doon dahil na rin sa tagal naming magkaibigan. Tumango lamang ako na sinabayan ko ng ngiti bilang tugon. Punta na lang tayo sa day off natin dito, ang sabi pa ni Cherry. Pagkatapos noon ay tuluyan na nga kaming umuwi, Papa Dudut. Gaya ng napagkasunduan, Wednesday, parehas kami ng day off nang magpunta kami sa second hand store na yon. Doon ko lang napagtanto na malawak pala yon sa loob, Papa Dudut. Mukha kasing makipot kapag sa labas ka lamang tumingin pero mahaba-haba pala ito sa loob. May iba't ibang section ang second hand store na yon. May appliance section, clothing section na may mga shorts, pantalon, damit at iba pa. May mga random na bagay na pwedeng ipang display o maggamit sa bahay gaya ng mga vase na gawa sa porcelain, mga plato, tasa, kutsara kasama na mga figurines. Dahil alam ko na kung saan ako pupunta, pagkapasok na pagkapasok doon ay agad kong tinungo yon. Isa-isa kong tinapunan ang tingin ng maliliit na figurines na yon. Malilinis sila at walang anumang lamat na makikita. Parang bagong-bago pa, Papa Dudut. Isa-isa ko yung kinilates hanggang sa dumako ako sa isang figurine na baby. Napaka-cute niyang tingnan. Wala siyang damit at tanging lampin lamang ang kanyang suot. Nakahiga ang forma niya at nakataas ang kamay na parang may inaabot. Napaka-inosente ng imahe na yon. Wala namang espesyal doon o kakaiba kumpara sa ibang figurines na naroon. Sa katunayan nga ay yun pa ang may pinakasimpleng disenyo ngunit yon ang nagustuhan ko. May pagka-minimalist din kasi ako, Papa Dudut. May bibilhin na ako. Bungad ko kay Cherry na hindi pa tapos sa pamimili ng bibilhin niyang damit. Anong sayo? Sabi nito ngunit hindi ako pinagukulan ng tingin bagos ay patuloy pa rin sa pamimili ng mga damit na maaari niyang bilhin. Ito, ang sabi ko habang malaki ang aking ngiting ipinakita sa kanya ang figurine. Yan lang ang bibilhin mo? Tanong niya nang tingnan ang ipinakita ko. Oo, maikling sagot ko. Sure ka ba yan lang? May pagtataka pa niyang tanong. Oo, bakit? Sagot ko muli. Wala naman, akala ko kasi may iba ka pang bibilhin bukod sa figurine. Wika niya sabay balik sa pamimili ng mga damit. Eto maganda, dagdag niya pa nang makita ang isang jumpsuit type na damit at denim ang tela. O bagay sa'yo, sagot ko. Nakalimutan ko palang sabihin, Papa Dudut. Magaling pumorma itong si Cherry, may pagkakikay din dahil mahilig sa makeup at mga bagong usong damit pati na ang mga accessories. Magaling din siya sa pagmi-mix and match ng mga damit. Okay, eto nang bibiling ko. Tara na sa counter, anyaya niya. Isa lang ang counter sa second hand store na yon, Papa Dudut. Babae ang kahera at mukhang kasing edad din namin. Nang magbayad kami ay napansin kong panay ang tingin niya sa likuran ko. Dahil na rin sa curiosity ay napalingon ako sa aking likod at wala naman akong ibang nakita roon kundi isang malaking salamin na nakadikit sa dingding ng store. Unang nakapagbayad si Cherry at nung ako na ang magbabayad ay nakita kong nag-sign of the cross ang kahera. At hindi ko alam pero medyo offensive ang datingan sa akin noon. May problema ba, miss? Tanong ko. Itinaas ko pa ang isa kong kilay dahil parang feeling ko ay masama akong tao dahil nag-sign of the cross siya. Nang ako na ang magbabayad. Wala po, ma'am. Utal-utal na saad nito. Hindi na lamang ako muling nagsalita pa pero napansin ko na parang takot na takot siya, Papa Dudut. Napatanong tuloy ako sa aking isipan anong ikakatakot niya gayong tanghaling tapat. Isa pa ay nakakatakot ba ko? Pilit ko na lamang na pinagkibit balikat ang isiping yon. Pagka-uwi ng bahay ay nagbihis agad ako at agad na inilabas sa aking minibag ang figurine na nakabalot pa sa kulay brown na papel upang hindi iyon mabasag. Pinagmasdan kong muli yon at ganoon na lamang ang tuwa ko habang pinagmamasdan ito dahil perfect na perfect yon para sa collection ko. Ilalapag ko na sana yon sa lagayan ng biglang may mahagip ang gilid ng aking mata mula sa salamin na isang imahe.
agad kong nilingon yon ngunit wala akong nasumpungan. Kinukusot-kusot ko rin ang aking mata at marihin kong ipinikit ngunit wala akong nakita na kung sino doon. Pagod ka lang Nadia, ang sabi ko sa aking sarili sabay pakawala ng malalim na buntong hininga. Inilapat ko ang aking likuran sa papag na may foam at marahang ipinikit ang aking mata. Nagising na lamang ako sa paulit-ulit na katok sa pinto ng aking kwarto. Ate, kakain na ate, tawag sa akin ang aking kapatid. Hindi ko namalayang nakatulog pala ako ng tanghali at alas 7:30 na nang ako ay magising. Binuksan ko ang pintuan at bumungad sa akin si Nadine, ang ikalawa kong kapatid. Ate, kakain na raw, sabi pang muli nito. Sige, tanging sambit ko. Sabay na kaming tumungo noon sa kusina at nakita kong nakaupo na sila Papa at ang bunso kong kapatid. Abang si Mama naman ay abala sa pagsasandok ng kanin. Ako na lang pala ang hinihintay nila. Mukhang pagod na pagod ka anak ah, ang biro ni Mama habang abala sa kanyang ginagawa. Oo nga ma eh, napasarap yung pagtulog ko, tugon ko rito. O siya, masarap ang ulam ngayon. Nanalo sa wedding ang Papa mo ng 10,000, ang kwento nito. Wow, baka naman pa, biro ko pa kay Papa. Oo naman anak, wala ka namang allowance sa trabaho? Seryosong sabi pa nito. Joke lang pa, itabi na lang po muna yan. May pera pa naman po ako, inahatid nyo rin naman po ako gamit ang tricycle na binaboundary ninyo kaya po nakakatipid ako kahit papaano, sambit ko. Ang bait talaga ng panganay ko, ang sabi pa ni Papa. Aba syempre, segunda naman ni Mama. Maldita kaya si ate, ang biro pa ni Nadine na naging dahilan ng pagtawa nila nanay. Hoy, hindi ako maldita no, nangingialam ka lang kasi sa gamit ko kaya ako nagagalit. Alam mo namang ayaw ko ng ganun eh, kunwari ay galit na sabi ko. O kita mo, nagmamaldita ka na naman. Joke lang ate, peace tayo. Pagkatapos noon ay sabay-sabay na kaming nagtawanan. Nagpatuloy kami sa kwentuhan habang kumakain sa hapagkainan nang biglang magsalitang bunso kong kapatid at 6 na taong gulang na si Nadia. Ate, sino yung nakita kong babae sa labas ng kwarto mo kanina? Lahat kami ay natigilan sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Napakunot-no ako ng dahil doon. At tinitigan siya ng nagtataka. Sinong babae ang sinasabi mo anak? Wala namang kasamang ate mo nang umuwi siya, ang tanong ni Mama. O nga bunso, sabi ko pa. Meron ako nakita kanina nung natutulog ka. Nakatayo siya doon sa pinto ng kwarto mo, ang sabi pa nito. Anak, masama ang nagsisinungaling ha, ang wika naman ni Papa. Hindi ako nagsisinungaling pa. Totoo pong may nakita ako. Pagpapatotoo pa ng bunso kong kapatid. Papadudot, sa hindi malamang dahilan ay nagtayuan ang mga balahibo ko noon sa braso dahil sa takot. Saglit kaming natahimik sa harap ng hapagkainan dahil sa sinabing yon ng aking kapatid. Pagkatapos naming kumain ay naghugas ako ng plato at hindi pa rin mawala sa isipan ko ang ikinuwento sa akin ng aking kapatid. Ate, sino yung babaeng nakita ko sa kwarto mo kanina? Patuloy yon na umaalingaungaw ang mga katagang yon sa isipan ko. Abala ko sa pagkukuskos ng plato ng mga oras na yon nang makadama ako ng isang kamay na humawak sa aking balikat. Anak ng pusa, napapitlag ako nang dahil doon. Nilingon ko ang may-ari ng kamay at nakita kong si Mama hawak ang dalawang baso. Pasensya ka na anak at nagulat kita ha. Bibigay ko lang sana ang mga basong ito para sana'y maisabay sa mga hugasin mo, sabi niya at saka nilapag ang mga basong hawak niya. Sige ma, ako na pong bahala, sabi ko habang sapo ko ang aking dibdib ng kamay na may sabon. Iniisip mo pa rin ba ang sinabi ng bunso mong kapatid? Tanong ni Mama na sa tingin ko ay napansin na tila malalim ang aking iniisip. Oo ma, sagot ko. Huwag mo nang intindihin yon. Lika sa bata ang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo na lang. Tila napanatag ang loob ko sa mga sinabing yon ni Nanay Papa Dudut.
Sige anak, huling sabi pa nito bago ako iwanan sa kusina. Natawa na lamang ako sa inasal ko papadudot dahil sa kakaisip ko. Pati simpleng bagay ay kinagulat ko na. Tama si nanay, hindi ko na dapat pinag-uukulan ng pansin ang bagay na yon. Baka nga imahinasyon lang yon ng bunso kong kapatid. Nang matapos akong maghugas ay naglinis ako ng katawan. Pagkatapos ay pumunta ako sa kwarto para makapagpahinga dahil maaga na naman ang pasok ko sa trabaho kinabukasan. Nagpapatuyo ako ng basang buhok noon habang bahagyang nakabukas ang pinto ng aking kwarto. Nang makakita ako ng dalawang pares ng paa, napakunot noo ako nang isiping sino kayang may-ari noon. Ngunit ganoon na lamang ang hilakbot ko nang baybayin ko pataas ang may-ari ng paa. Wala akong nasumpungan papadudot. Ngunit ang mga mapuputlang paa ay nanatiling naroon sa pinto ng aking kwarto. Lakas loob akong tumayo para tuluyang buksan ang pinto ngunit wala naman akong nakita na kahit na sino mula doon. Maging ang pares ng mga paa ay wala din. Parang dagang naguunahan ng kaba sa aking dibdib. Pagkatapos kong buksan ang pinto ay agad ko rin itong sinarado at naupo sa aking kama. Nadama ko ang malamig na hangin na nagmumula sa bintana ng aking kwarto kaya't agad ko rin sinarado yon. At bago natulog ay nanalangin ako ng mataimtim. Lumipas ang maraming araw at naging maayos naman ang lahat. Wala nang mga kababalaghang naranasan ko. Naisip kong maaring bunga lamang ng malikmata o ng imahinasyon ng mga bagay na naranasan ko. Hanggang isang araw. Pagod na pagod ako galing sa trabaho at hindi ko na nagawang kumain. Ang tanging gusto ko na lamang ay ang magpahinga kaya't pagkawing pag-uwi ko ay agad kong inilapat ang aking katawan sa malambot na foam ng aking papag. Maraming taong namili sa groceries na mga araw na yon kaya kahit ang break time namin ay hindi namin nasulit. Nakatitig lamang ako sa kisame noon papadudod hanggang sa hindi ko na malayang tuluyan ang pumikit ng aking mata sa labis na antok. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng pag-iyak. Pupungas-bungas kong minulat ang aking mga mata noon at saka bumangon mula sa pagkakahiga. Medyo madilim ang loob ng kwarto ko dahil ugali ko na ang pagpatay ng ilaw. Gayunman ay may kaunting liwanag na nagmumula sa lampshade na nakapatong sa cabinet na nasa bandang kaliwa ng aking papag. Katabi ng mataas na cabinet kung saan ay nakapatong ang mga figurine collections ko. Iginala ko ang aking paningin papadudot upang tuntunin ang may-ari ng boses hanggang sa nakita ko ang isang imahe ng babaeng nakatalikod mula sa akin at nakaharap naman sa lagayan ng mga collection ko ng figurine. Maya-maya pa'y kinuha niyang figurine na binili ko sa second hand store. Kamakailan lang at hinahaplos-haplos ito habang umiiyak. Malinaw kong nakita yon sa tulong ng mumunting liwanag papadudot. Doon pa lang ay abot-abot na ang kilabot ko. Iniisip kong paanong nakapasok ang babaeng yon sa loob ng aking kwarto. Idagdag pa ang tunog ng iyak niyang talaga namang nakakapanindig balahibo. Na naging dahilan para magtayuan ng balahibo sa aking katawan. Agad akong nagtalukbong ng kumot dala ng sobrang takot ngunit ganoon na lamang ang hilakbot ko ng paunti-unting natatanggal ang pagkakataklob noon sa aking katawan. Hinihila yon ng kung sino. Kahit na gaano pa kahigpit ang hawak ko sa kumot ay natatanggal ang pagkakakapit ko doon. Nang tuluyang matanggal ang pagkakasaklob sa akin ng kumot ay tumambad sa akin ang mabutlang mukha ng isang babae. Nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata at patuloy siya sa kanyang pag-iyak. Mula sa balungkot niyang aura ay tila tumalim ang kanyang mga mata at rumehistro roon ang tila galit na pagmumukha niya na hindi ko alam ang dahilan. Patuloy siya sa pag-iyak at hindi ko na kinaya ang takot dahil tila sasabog na ang ulo ko kaya't hindi ko na napigilan pa ang pagsigaw. Anak, gising anak! Isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Nang magmulat ako ng mata ay nasumpungan ko sina mama at papa. Kita ko sa kanilang mukha ang pag-aalala. Anak, binabangungot ka, ang sabi pa ni papa sabay haplos sa aking ulunan. Maliwanag na ang loob ng aking kwarto at sa pakiwari ko'y binuksan nila ang ilaw
Nang pumasok ako rito at narinig nilang sumisigaw ako. Kukuha ako ng tubig at hintayin mo ko dyan. Dagdag pa nito at agad ding lumabas ng aking kwarto. Agad naman akong dinaluhan ni Mama na umupo sa gilid ng kinakahigaan ko na papag habang hinahaplos niya ang aking likuran. Kumain ka ba anak? May pag-aala lang tanong nito. Hindi po Ma, tanging naisagot ko. Maya-maya pa'y dumating si Papa bit-bit ang isang baso ng tubig. Eto anak ko, uminom ka muna para lumuwag ang paghinga mo. Sabi nito sabay abot sa akin ng basong may lamang tubig. Gaya ni nanay ay naupo rin siya sa kabilang gilid ng aking papag upang kumustahin ako. Bakit hindi ka kasi kumain anak eh? Tanong pang muli ni nanay. Ilago ko ang aking huling patak ng tubig sa baso bago ko sinagot si Mama. Pagod na pagod ho kasi ako ngayon Ma eh. Ang dami pong customer kanina sa supermarket. Eh sa pagod ko po ay mas ginusto ko na lamang po na magpahinga kesa kumain. Nagbihis lang po ako tapos ay humiga na ako. Hindi ko na malayang nakatulog na po pala ako. Paliwanag ko. Ganun ba? Oo siya. Bago ka matulog ay kumain ka na ng kahit na kaunti. Nakatakip doon sa lamesa yung ulam. Halika na at sasamahan kita. Anyaya ni nanay. Pumunta kami ng hapagkainan Papa Dudut. At gaya nga ng sabi ni Mama ay sinamahan niya lamang ako doon pati na ni Papa para lamang bantayan ako hanggang sa makatapos kumain. Noon din ay tinanong nila kung patungkol saan ang aking panaginip. Agad kong ikinuwento sa kanila yon at pinayuhan nila akong muling magdasal bago matulog. Sinabi pa nilang mabuti na lang daw at hindi ako naglock ng pinto dahil kung nagkataon ay baka kung ano nang nangyari sa akin kung hindi nila ako nagising. Kinabukasan ay kinuwento ko kay Cherry ang patungkol sa aking panaginip nang sabay kaming mag-break time. Naikwento ko rin sa kanya patungkol sa babaeng minsang nakita ng aking bunsong kapatid at pati na rin ang pares ng mga paang nakita ko sa pintuan ng aking kwarto. Ang creepy naman niya, Nods. Ang sabi niya sabay subo ng kanin na may ulam sa hawak niyang kutsara. Kaya nga eh. Pero tingin ko ay dala lang ng pagod yun. Tapos hindi pa ako kumain kagabi pagka uwi. Kwento ko pa habang si Cherry ay patuloy pa rin sa pagsubo ng kanyang kinakain. Eh bakit kasi hindi ka kumain? Tanong niya pa. Pagod nga kasi ako eh, tanging naisagot ko. Sa bagay, ako rin napagod kahapon eh, ang wika naman ni Cherry. Papadudot mong akala ko ay dala lamang ng pagod ang lahat ng kababalaghang nangyari sa akin. Hanggang sa sumunod na gabi ay muli na naman akong binangungot. Malinsangan ang gabing yon. Binuksan ko ang electric fan at tinutok ko yon sa akin para lamang kahit papaano ay maging presko ang aking pakiramdam. Hindi ko na rin sinarado ang bintana na bahagyang nakabukas upang pumasok ang hangin na nagmumula sa may labas. Naligo na rin ako pag uwi galing sa trabaho para kahit papaano ay malamig. Biga na ako sa aking papag upang magpahinga. At ilang minuto pa ang lumipas ay tuluyang ko nang iniwan ang realidad. Sa ikalawang pagkakataon ng babaeng nakaputi ang muli kong nakita sa aking panaginip. Hawak niyang figurine na nabili ko mula sa second hand store, hinahaplos-haplos niya yon habang nakangiti. Kaparehas na kaparehas ang senaryo noong una ko siyang makita sa aking panaginip. Ngunit ilang segundo lang ay tinapunan niya ako ng tingin. Sa pagkakataong yon ay mas mabalasik ang anyo niya kumpara noong una. Malinaw na malinaw din sa akin ang mga katagang ilang ulit niyang sinabi, Papa Dudut. Akin ito. Pagmamay-ari ko ang bagay na ito. Pagkatapos niyang sabihin yun ay dinamba niya ako at saka sinakal ng mahigpit. Pinilit ko pong tanggalin ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang kamay sa akin leeg at matagumpay naman akong nagawa yon. Hanggang sa hinihingal akong napabalikwas nang bangon nang marinig kong kinakatok na nila Mama ang aking pintuan. Agad ko yung binuksan at dinaluhan ng yakap si Mama. Sobra-sobrang nadama kong kilabot noon, Papa Dudut. Akala ko ay sa mga horror movie lang nangyayari
na merong nagmumulto ngunit maging sa totoong buhay din pala. Ikinuwento ko ang lahat-lahat kina mama at nagkaroon na rin ako ng lead kung bakit marahil ay nagmumulto ang babaeng yon. Naging palatandaan ko ang mga katagang ilang beses niyang binanggit sa aking panaginip ang mga katagang akin ito. Pagmamay-ari ko ang bagay na ito. Nangyayain ko si Cherry na magpunta sa second hand store ay hindi na ako ng dalawang isip at agad kong hinanap ang matandang may-ari nito. Agad yung tinawag ng kaherang minsan ko nang na-encounter at noon din ay naliwanagan ako sa lahat. Hindi nga ako nagkamali. May kwento sa likod ng figurine na nabili ko. Ayon sa matandang may-ari ng second hand store na nagpakilala sa pangalang Tatay Rigor, ay aksidenteng naisama ng kanyang staff ang figurine ng kanyang anak sa mga figurine na kanilang ibinebenta. Iniingatan at itinabi niya ito dahil yun na lamang ang nag-iisang alaala niya sa nag-iisang anak na babae na binawian na ng buhay. Paborito raw ng anak niya ang figurine na yon dahil regalo ito ng kanyang asawa. Galing pa raw yon sa ibang bansa at simbolo raw ito ng kanyang magiging sanggol. Papadudot, ayon kay Tatay Rigor ay biktima ng matinding trahedya ang asawa ng kanyang anak. Namatay daw ito pag uwi galing sa isang business trip sakay ng kanyang kotse. Bumangga raw ito sa isang 10-wheeler truck at halos hindi makilala ang biktima. Yupi-yupi rin ang kotse nito na akala mo'y papel na ginusot ng palad. Nang dahil doon ay nawala na raw ng gana ang kanyang anak sa lahat ng bagay. Maging ang pagkain ay hindi na nito nagawa pa. Hanggang isang araw ay nadatnan na lamang ito sa loob ng kwarto na nakabigti at wala ng buhay. Noon din nang dumaan sa eksamen ay napagalamang 3 linggo na itong nagdadalang tao. Ganoon na lamang ang pagguho ng mundo ni Tate Rigor nang sapitin niyo ng kanyang anak. Habang nagkukwento ang matanda ay napansin ko ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata kaya tinaplos ko ang kanyang likuran. Kinakalungkot ko pong malaman ang nangyari sa anak ninyo, tatay. Ang sabi ko habang patuloy na hinahaplos ang kanyang likuran. Ganon din ho ako, segunda pa ni Cherry. Ilang segundong namayani ang katahimikan ng biglang magsalita ang kahera na minsan na rin naming na-encounter ni Cherry nang bumili kami sa store na yon. Ibig sabihin po, Tatay Rigor, ay siya po yung nakita ko nang bilhin niya ang baby figurine, sambit pa nito. Doon ay mas naging malinaw sa akin ang nangyari, Papa Dudut. Naisip ko na kaya siguro siya na pa-sign of the cross ay nakita niyang nakasunod sa akin ang kaluluwa ng anak ni Tatay Rigor. Ayon sa kahera ay wala daw siyang third eye at iyon ang unang beses niya na makakita ng kaluluwa ng isang multo. Takot man siya ay hindi niya nagawang umalis sa trabaho dahil yun lang daw ang tanging source of income niya. Matapos ang pangyayaring yon, Papa Dudut, ay ibinalik ko kay Tatay Rigor ang baby figurine at sinabi niya na maaari akong pumili ng kahit na anuman sa kanyang mga paninda bilang pamalit sa figurine. Tumanggi ako sa alok niyang yon dahil hindi ko na yata kakayanin kung sakaling may mapili akong bagay mula sa kanyang second hand store ay may kakabit na naman na kaluluwa. Nang araw din na yon ay nag-alay kami ng dasal para sa ikakatahimik ng kaluluwa ng kanyang anak at nang matapos ay nagpaalam na kami ni Cherry na aalis. Hanggang dito na lamang ang liham ko, Papa Dudut, at maraming salamat sa paglalaan ng oras upang basahin ito at ibahagi sa kagaya kong listeners. Lubos na gumagalang, Nadia. Ang mga bagay na tinatawag nating second hand ay palaging may kalakip na kwento sa likod nito. Hindi naman sa tinatakot ko kayo ngunit maaaring ang may-ari nito ay matagal nang namaalam sa mundong ibabaw. Kagaya na lamang na nangyari kay Nadia, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganon ang takbo ng storya. Dahil madalas ay malaki ang kapakinabangan nito lalo na sa mga taong kulang sa budget o di naman kaya ay nagtitipid. Muli mga ka-online, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang
bibigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.